In a press conference, Vice President Sara Duterte speaks up on the alleged impeachment moves against her at the House of Representatives. She adds there are efforts to portray her family as corrupt because they are perceived as a threat to those who want to perpetuate themselves in power. Here are parts of the Vice President's media briefing. Nung sinabi ko to express goodwill, sabi ko, at saka para hindi na tayo magkagulo, o sige na, we'll shoot blind sa projects namin. Huwag na natin gamitan ng confidential funds. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Kasi you cannot purchase information. You cannot give rewards. Hindi mo mamahanap kung ano yung tinatarget mo sa security issues and peace and order. Tapos, itong impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos narinig nyo, di ba, anong play ni Castro. Ang sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission at ang House of Representatives? Uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit. Pero alam na natin, nahahabulin nila dyan ang paninira nila sa akin. Tapos, pumunta tayo doon sa aking kapatid at sa aking asawa. Finailan nila ng drug smuggling cases. Based on ano? Based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because, sabi ko nga, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin prime minister, kung matuloy yung niluluto nilang chacha, o president, kung hindi maluto yung chacha nila. Vice President Sara Duterte and Senator Risa Ontiveros clashed during a budget hearing at the Senate. Ontiveros was asking about the OVP's budget when the Vice President accused the Senator of politicizing the budget hearing. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Yan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude.